Welcome back to our video tutorial tips na naman tayo ngayon, guys. So, ang pag-aaralan natin ngayon is kung paano maging researchable yung ating mga YouTube channel. So, eto na, guys. Huwag na natin patagalin. Pupunta tayo sa browser. Any browser. And then, type youtube.com. And then search. And then after that, i-click natin yung tatlong dot sa may upper right side. Ito. Scroll up. Check natin yung desktop side. Ito siya. Kailangan natin yung i-check. And after that, sa baba ng tatlong dot na yon, click po natin yung image avatar natin. So, ayun, guys. So, ganyan po yung makikita natin. Sa YouTube Studio, click po natin siya. At doon naman sa left upper side dito, yung may tatlong guhit, click po natin. And then ganyan po siya. So, scroll up natin siya hanggang sa pinaka baba. Makikita natin doon sa baba yung settings. So, kailangan natin yung i-click yung settings. And then, pagdating natin dito sa settings, i-click po natin yung channel. And then, may basic info dyan. At doon sa baba ng basic info, makikita natin dyan yung name ng ating channel, yung country of residence, at sa pinaka-bottom is yung keyword. So, i-add natin dito yung pangalan ng ating channel, yung add keyword. So, kailangan natin siyang i-type. So, for example, yung pangalan ng channel is Cat TV. And then, comma. Tsaka natin siya is save. Save. Click save po. Eto. So, after nating ma-save yung keywords natin, guys, babalik tayo ngayon dito sa may channel dashboard. So, pupunta ngayon tayo sa ating mga videos. Makikita natin doon sa may left side yung yan yung parang video player. I-click po natin yan. Ayan. So, click. And then, andito na tayo sa ating channel videos. So, dito sa ating mga videos, mamimili tayo ng isa na para may example natin. So, for example, ito. Click ko to. Itong box na to, yan. And then, i-click yung lapis. And then, sa may title, merong binibining marikit, pero dadagdagan natin siya ng slush. Binibining marikit, slush yung pangalan ng ating channel, for example Cat TV, and then sa baba ng ano ng title makikita natin dyan yung description, so lalagyan din natin dyan ng for example welcome to my channel. So, ganyan. Napaka-importante po niyan yung lalagay ka ng channel name mo sa iyong title at saka sa iyong description. At sa pangatlo naman ay pupunta tayo sa ating
tags. So scroll up, makikita natin sa may ibaba yung show more. I-click natin yan. And then scroll up. Dito sa may tags, ilalagay ulit natin dito yung pangalan ng ating channel. So for example, hashtag, yung pangalan ng channel, Kat TV, and then comma, and then save. Isi-save na natin siya. Scroll down and then yung save. Makikita natin yung save sa may taas. Ayan. So click save. So ayun guys. So napaka-importante na maglalagay tayo ng ating channel name sa ating title, sa ating description at sa may tags para mas madali yung mas madaling ma-search ng ating mga viewers yung ating channel. So ganun lang yung tips natin guys para maging researchable yung ating mga channel. So sa ating next video tutorial ay tuturo ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko. So abangan nyo yan. So hanggang dito na lang muna tayo at salamat sa panonood at hanggang sa muli. Bye bye!